Naisip nyo na ba na ang lumang mantikang panluto at gamit na langis mula sa mga sasakyan, maaari din palang gamitin sa isang super kalan na alternatibo sa gaas na napakamahal? At nasagi na rin ba sa inyong isipan na maaaring lumipad ang tao gamit ang isang giant drone? Iwas traffic, di ba? Amazing! Paano nangyari ang mga ito? Tara na, tuklasin natin ang mga invention mula sa imahinasyon. Pangarap nyo bang makalipad ng hindi sumasakay sa eroplano? Magkaroon ng mga bagong gadgets at card na iwas sa mga scammers. At matipid na kalan na hindi na kailangan ng LPG o gasolina na napakamahalang presyo. Huwag mag-alala! Hindi na lang sa panaginip nyo yan makikita. Dahil sa maniwala kayo o hindi, meron na po yan na imbento na sa Pilipinas. Dito sa Caloocan City, sa isang machine shop na imbento ang kalan na mapapasana oil ka. Mula sa imahinasyon na makabuo ng kakaibang bagay, na isa katuparan ng isang talentadong Pinoy, ang kalan na sagot daw sa kahirapan. Malaki kasi may tutulong sa atin, lalo na ako. Naranasan ko yung wala akong pambili ng M-gas o LPG. Naranasan ko nung mga panahon walang-wala talaga. Interesante, di po ba? Ang kalan na ito ginawa ni Joel Soriano, isang PWD na may polio. Noong isang taon lang, mayroong lumapit sa kanya para magpagawa ng kalan na may twist. Hindi niya inaksayang oportunidad na ito dahil matagal na niyang pinapangarap na makagawa ng isang bagay na mapapakinabangan talaga ng ating mga kababayan. Kasi naghahanap po ako ng gagawa ng kalan. That time po kasi, meron ako nakita sa online na yung pong kalan di mantika. So wala pa pong nagmamarket sa Facebook. So nakita ko, napakalaki ng potensyal na kung makagagawa nito, sabi nga ni Jack Ma, kapag ikaw ang nauna sa market, napakapalad mo. Dating steel fabricator sa mga malaking pabrika sa Navota City, si Tatay Joel. Kaya mayroon na siyang karanasan pagdating sa mga bakal. At dahil kilala ang lugar na ito sa gawaan ng motorsiklo, familiar na si Tatay Joel sa mga nakikita niyang langis ng sasakyan na natatapon lang dahil sa pag-change oil. Malaki may tutulong pa sa environment. Kasi nga, yung iba niyan, walang disiplina, tapon lang dito, tapon lang gano'n, ng mga pinag-change sila nila, yung mga mantika, kung saan sila nila tinatapon, na hindi nila alam, sasama sa tubig yan, mapupunta sa ano, laki may sisira. Madali lang paningasin ang kalang ito. Lalagyan lang ng gamit na mantika o lumang langis ang chamber na ito. Pag tumulo na ang oil kung saan mag-aapoy, gamit ang tissue, ibababa dito sa mantika saka sisindihan. Maghintay lang ng 2 minuto. Pag umaapoy na, saka bubuksan ang blower. Ito ang nagpapanatili ng pagningas ng mga gamit na langis. Ito ang tinatawag na used oil kalan. Ayan, bagong imbensyon na naman ng Pinoy. Hindi na kailangan ng LPG gas para ito ay magamit. Ang kailangan nyo lang ay pinagluto ang mantika at ginamit ng langis ng mga sasakyan. Ayan, mapapaliyab nyo na yan. At tayo'y magluluto ng, ayan, itlog. Gamit ang fresh na mantika, syempre. Yung mantikang gamit, yun yung fuel na nagbibigay ng apoy. Okay, oh. Luto tayong itlog. Okay, at meron na tayong pang-almusal. Gaano katagal ang itatagal ng isang, gaano karami ba dapat ang kung 300 ml po, eh, kaya niya kung tumagal ng 4 hours. Hours ang tuloy-tuloy. Apo. Kung... Na full blast pa po yan. Ah, totoo? Katulad po niyan is nasa low pa tayo. Ah, wow! Nasa kaya... low pero ang lakas ng apoy. Nasa low pa po tayo. Galing. Apir tayo dyan.
Sa halagang 3,200 pesos para sa stainless na kalan at 2,500 pesos naman sa bakal per piraso, nabubuhay ang pamilya ni Tatay Joel. Kahit na nakakaisang taon pa lang sa paggawa ng super kalan, ang henyong Pinoy inventor, marami na ang lumalapit sa kanya para magpagawa at bumili. Marami ring magagandang review ang kanyang imbensyon. Pwede po natin siyang lakasan. Pero ang pangarap niya, mas masuportahan ang kanyang obra para mas makilala at mapakinabangan ng maraming Pilipino. Kung totoo, napaka-common lang na ito. Kaya nga ako, gusto ko i-tutorial pa para miskin hindi sila bumili, kung meron naman alam sila sa pag-welding, kaya nilang gawin, miskin willing akong ituro. Pero sa ibang inventor, sana suportan. Ibang imbensyon naman na galing sa imahinasyon ang kakaibang sasakyang ito. Fly high katulad ni Iron Man o Green Goblin ng Spider-Man, ito ang tinatawag na hoverboard na naimbento ni Kicks. Isa sa mga bumuo sa international acclaimed dance champion na The Philippine All-Stars. Nang magkaroon ng kani-kanyang pamilya ang miyembro ng dance group, umisip na ng ibang pagkakakitaan si Kicks na expose siya sa paggawa ng mga videos online. Nagkaroon ako madaming kliyente sa pag-aerial to the point na even international, mga international film, nakakakuha na kami, international na commercial. Nililipad nila ako sa Hong Kong para mag-shoot ng commercial. Bit-bit ko yung drones ko, ganon. Naging in-demand ang dancer-turned-drone operator ng mga pelikula at commercial. Dito na siya nagkaroon ng ideya na kung ang malalaking camera kayang ilipad ng drone, baka ang isang tao sakali rin itong maiangat sa himpapawid. Inaral ko lahat. Lahat ng pwede kong kakailanganin. Nag-aral ako ng structural engineering, nag-aral ako ng mechanical engineering, nag-aral ako ng battery composition, aerospace engineering. Hindi biro ang world-class invention na ito dahil ilang taon ang ginugol din ni Kicks, mabuo lang ang kanyang hoverboard. Naka-experience ako ng first flight ko, lumutang lang ako ng mga parang 1 foot lang yata yun eh. Lumutang lang ako ng konti. Sabi ko, finally, I think alam ko na gagawin ko. But that was after how many years na. Ang bersyon ng kanyang hoverboard ngayon, kayang makalipad hanggang 2.8 kilometers sa loob lang ng 10 minuto. Ang tinatakbo ng kanyang imbensyon ay ang pinakamalayong natakbo ng isang lumilipad na imbensyon sa buong mundo. Sa tindi ng traffic ngayon, naku, ito na yata ang totoong kasagutan na napangmatagalan sa trapiko para hindi na tayo malilate sa ating mga lakad. Pero hindi tayo maglalakad, lilipad tayo. At eto na nga ang hoverboard air na imbensyon ng Pinoy na si Sir Kicks. So ano naman ang inspirasyon mo, Sir Kicks? I'm sure traffic. Isa na po yan kasi nakikita ko po na in the future, I think transportation needs to evolve. So one of the reasons, one of the main natin ngayon technology is puro electric. Electric cars. So naisip ko yung paglipad, sa tingin ko mapupunta din yan sa electric. So nung nakita ko po yung sa drone technology, pinursu ko po siya. Gamit ang mga lithium polymer batteries, mapapaandar na niya ang computer box ng hoverboard. Mayroon itong 8 propeller na gawa sa carbon fiber. Manipis pero matibay. Kayang-kayang isang tao para makalipad. So guys, pakita ko sa inyo yung sinusuot ko na... At kung kaligtasan ang pag-uusapan, huwag daw mag-aalala dahil may safety gear silang nakahanda. Protective vest at helmet na carbon fiber. Safe na safe sumakay at lumipad. So wala na tayong usap-usapan pa. Magpa-sample na tayo mismo sa kampiyon ng mundo, isang Pilipino, at siya rin nag-imbento. Ayan na, si Sir Kicks na aangat ng 10 feet lang muna tayo, ha? A Love to Lash. Real clinical trial from the United States. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. Tried and tested, A Love to Lash. Hindi
pagaanong napapansin ang kanyang imbensyon na swak daw sa traffic sa Metro Manila. Habang naghihintay sa tamang investor, plano muna ni Kix na magtayo ng flying school sa bansa. Ang kikitain niya ay pandagdag para makagawa ng iba pang giant drones na mapapakinabangan naman ng mga bumbero at mga nagre-relief operation. Minamaster namin yung mga ganitong klaseng aircraft para pag dumating sa point na kailangan na siya, at least masasabi naman na kaya naman gawin sa Philippines kung gugustuhin. May latest gadgets din sa safety and security ngayon. Card na panlaban sa mga scammers. May high-tech phones din. Yan naman ang pinakita sa atin ng tech expert na si Art Samaniego. In na in daw sa merkado ang mga foldable phones, lalo na para sa mga creators. Kung dati, ang liit ng telepono mo, hindi ka mapag-edit dito eh. So ginawa nila, imbis na bumili ka ng bagong device o bagong gadget, i-fold mo na lang, i-open mo na lang yung fold, pwede ka na magtrabaho dito. Pero hindi lang mga telepono ang foldable ngayon dahil pati mga laptops na fo-fold na rin. Katulad ng laptop na ito na mayroong pinaka-manipis na keyboard. Perfect sa mga millennial. Ang pinaka-nakakatuwa raw sa mga bagong imbensyon na kanyang na-review. Ang simpleng card na ito, pang anti-online theft at anti-hack daw. May mga device ngayon na ginagamit, itap mo lang, makukopya na yung laman ng number, credit card number mo o ng e-wallet mo. Kaya dapat, kailangan natin maglagay ng protection. So mga protection, ibig sabihin parang ito yung RFID blocker. So meron siyang mesh ng mga wires kung saan nilalagyan nila yun ng mga maliliit na magnets din. Pero hindi siya nakakasira ng ibang device, nakaka-protect siya. Teknolohiya at mga imbensyon, ito ang magpapadali at magpapabilis sa ating mga gawain sa araw-araw. Ang ilan pa nga sagot sa ating mga problema, lalo na ngayong may krisis sa ekonomiya. Yun nga lang, kulang naman daw ang suporta ng pamahalaan sa mga magagaling nating Pinoy inventor. Huwag naman sanang masayang ang kanilang galing at pinaghirapan. Dahil ang imahinasyon at gawang Pinoy, siguradong world class na mga imbensyon. Huwag nating kakalimutan, the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong Kilikilikit! Ayan. Kilikilikit has the deo roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan, pero ipapakita ko sa inyo, ha? You have the deo roll-on for day. And hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila, ito nakakaputi by day. And at night, para manuot ang whitening, you have the Kilikili Underarm Serum. Yan. Pagmalinis sa malinis na ang kilikili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your kilikili.